Alam nyo ba, mga kaibigan, wala namang masama sa mga ginagawa natin. Wala namang masama kapag tayo ay naghahangad na magpasaya ng tao. Sumayaw, magaling ka man o hindi. Walang masama kung tayo ay mag-acting ng konti para mapasaya yung ating mga Facebook friends. Pero ang isang kinakabahala ko lang, mga kaibigan, ito mga TikTokers natin na uhumaling sa pagpapakita ng balat, ng laman, ng dibdib, ng puwet, ng legs, at kung ano ang pwedeng ipakita sa katawan. My God, ma'am, sir. Sa dinami-dami ng content na pwede mong gawin, sa dinami-dami ng pwedeng pagpilian, yung pang portion na ikaw ay mabobosohan online at pagpipiestahan ng mga manya. Huwag mo namang i-gamble yung iyong reputasyon. Huwag mo namang i-gamble yung iyong pagkababae para lang magustuhan ka ng mga tao. Tuwing gabi, pag ako'y nag-browse habang patulog na ng Facebook, nagpupunta ako sa videos, walang mintes na makakita ko ng compilation ng mga nagtitiktok na babae. Yung pinakasikat sa kanila ay yung My Heart Went Oops. Kumbaga, papakita sila ng naka-losyang na damit, nerdy, wholesome, at after ilang seconds, biglang may tatalbog na bilog. Bouncing balls, bouncing apples, bouncing melons. Hindi ko lang maiisip, anong, para saan? Para saan, bakit kailangan mo patalbogin yung dede? Ha? Hindi mo ba naisip na baka mapanood din ng tatay mo, o ng nanay mo, ng lola mo, ng kapatid mo, ng pinsan mo, ng kapitbahay mong type na type ka? Kasi ikaw, proud na proud ka pa, my God. Walang masama na ipakita natin kung gano'n tayo kaganda, kung gano'n tayo ka-blessed. Pero sa ditong paraan naman, ang nangyayari parang kahit na naka-lockdown ng mga tao, okay lang sa kanila. Lalo na yung mga parokyano ng mga beer house natin dyan. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon, mag-Facebook, pumunta sa My Heart Went Oops compilation, at sold na, libre pa. Isipin nyo lang yung mga momser, ha? Walang masama na magbigay ng entertainment, walang masama na magpasaya ng tao, pero huwag mo namang ibenta ang iyong sarili sa mga taong hindi nakakakilala sa'yo, sa mga taong hindi mo kilala. O, tignan mo, ang bata-bata, siguro nasa 15 anyos pa lang, nagpapatalbog na ng dede. O, di ba naisip na yung nanay mo, baka na mapanood yung video mo? Di ba naisip na yung mga relatives mo makita yan? Anong iisipin nila sa'yo? Sasabihin mo, wala akong pakialam, ito ganyan. O, sige, doon na tayo, wala silang pakialam sa'yo. Okay, liberated ka, sige, you're on your own. Pero, ayaw mo bang magpiyasan ka ng mga manyak? Yun ang problema sa atin, eh. Ha? May ma-share lang tayo, kahit katawan na natin, reputasyon na natin ang nakataya, wala na tayong pakialam. Ang importante, magustuhan tayo ng mga tao. Ang importante, pagpiyasan tayo. Mga kagubayan, mag-isip tayo kung anong papakita natin. Oh my God! Bruh! Huwag naman ganyan. Kaming mga lalaki dito, nananahimik ang buhay namin, huwag nyo kaming guluhin. Ha? Ayaw namin na maganyan. Ayaw namin makakita ng ganyan sa Facebook. Kaya kung gawin nyo na lang yung mga bagay na nakakatuwa kaysa sa nakakainit ng panahon. Summer na, papainitin mo pa. Diba? Huwag naman ganun. Isipin mo yung reputasyon mo. Isipin mo yung isipin ng ibang tao sa pamilya mo na makakapanood ng video mo. Ha? Sikat ka, pero yung reputasyon mo, nakataya. Yung katawan mong para lang dapat sa lalaking mapapangasawa mo, na siya lang dapat makakita. Yung katawan na iningatan ng magulang mo, iyon, ibinubulgar mo na sa publiko. Huwag naman ganun. Ang tunay na kagandahan ay wala sa panglabas natin. Ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban. Don't have to flaunt your body in public. Don't have to show off just to be called beautiful. You can be beautiful in so many ways without gambling your reputation and your character and your purity as a woman.